Hi guys, nung isang araw nga pala, mga alas 12 na rin ang ating gabi, naisipan ko nga gumawa na itong itlog pugo. Stickwekwek pala ni Manong, tapos siyempre gumawa rin tayo ng sauce ni Manong. Bali, pinagduktong ko na nga lang kasi nung isang araw pa to, tapos yung vlog namin kahapon, sinama ko na rito. Pasensya na kayo sa kulay ng kwekwek natin guys, medyo nagkulay pula siya kasi tinantya ko lang yung yellow at saka pula. Salit na maging orange tumapang pa rin yung pagkakalagay ko ng pula kaya medyo mamula-mula pa nga siya ng konti. Hindi ko na nga ito in-upload nung isang araw guys kasi nga baka pag in-upload ko na madaling araw marami na namang magugutom. Tapos isisihin nyo na naman ako madaling araw na saan kayo hahanap ng kwek-kwek. Sa mga oras kasi na to guys nanonood kami ng Netflix yung nakakatakot kaya lang wala kaming midnight snack kaya naisipan ko nga na gumawa na lang na itong itlog pugo. Sakto naman nung namalengke ako nung isang araw bumili nga ako ng pugo guys 30 pieces. Tapos meron naman tayong mga food color na ka-stock dito at saka harina kaya madali lang natin nagawa. Bale, ito na nga guys yung second day natin at kinabukasan nga ito na lang ulit yung mga pinagkakain namin yung mga natira natin mga pinaglulutong pagkain. Meron pa kasi tayong sinigang, carbonara at saka itlog ng pugo. Kaya naman si Bochog nyo, hindi magpapahuli yan. Kumakain na ng kanin yan guys. Ang lakas na kumain ng kanin yan eh. Pain naman yung vitamins. Ayaw niya ba yan? Ayaw niya. Ayaw mo niyan? Ayaw ni Bochog uminom. Hindi, hindi pwede. Kailangan mo minom ng gamot. Very good. Yay! After nga namin kumain ito, naglinis na ulit si Mami Cherry ng kusina namin at saka ng ibang kwarto. Tapos ako naman guys, papalitan ko na nga ng tubig tong isda natin dahil nga sobrang dumi na kaya yan, pinalitan ko na nga lang ng mabilisan. Wala pa ang pangalan tong isda natin guys, pwede naman dito si B1 at saka si B2, magkamukha naman kasi. Mayami ang kaunti naman guys, may dumating kaming bisita, dumalaw kasi si Lolo at saka si Lola ng mga bata. Medyo maraming ang dalang gamit si Lola dahil nga mga isang linggo daw siya mag-i-stay dito sa bahay namin. Kaya naman na yan, ang daming ang dinalang pagkain guys, meron nga din dalang bigas at saka mga ulam. Hindi ko na nga lang masyado ipapakita sa inyo si Tita guys dahil mahihayin niya na ayaw niya makita sa camera eh. Tapos eto guys, nagtanghalian na nga kami, yung inulam ko nga dyan yung barbecue kasi may dala si Tita na barbecue. Meron nga din dalang nilagang mani dito kaya yun yung kinakain ni Mami Cherry. Pagkatapos naman namin kumain guys, nanood nga lang ulit kami na Netflix. Ito yung pinanood namin, yung Lolo and the Kid. Nakakatawa nga yung palabas na to guys no? Kasi magpartner sila ng Lolo nila tapos ayaw nila na naghihiwalay. Tapos yung mga diskarte nila dyan, masama pero nakakatawa eh. Bale, ito guys, mga alas 8 na nga ito mahigit ng gabi at nakatulog nga si Bochog pagkagising eh pinaliguan na ni Mami Cherry. Halata naman siguro guys na bagong ligo si Bochog kasi hawak na naman yung toothbrush niya eh. Pati nga pala ito si Kuya Seichi, pinaliguan na rin ni Mami Cherry dahil nakatulog din yung kanina habang nanonood kami ng movie. Pagdating naman ng hapunan guys, nagluto nga si Lola na itong hipon na may kasamang gulay. Kaya naman ito na lang yung inulam ni Mami Cherry at saka yung mga bata pati si Lola. Tapos ako naman guys, alam nyo naman allergy tayo sa hipon kaya hindi talaga ako makain yan. Kaya nga nag-isip na lang ulit ako na pwede kong kainin guys. Sakto naman, mayroon kaming sili sa rep na masisira na guys na kasi nalalanta na siya eh. Kaya naisipan ko nga manood sa YouTube kung paano ba gawin yung dynamite kasi hindi pa ako nakagawa nun, bali first time ko nga gagawin yun. Ang style pala na ginawa ko guys, niluto ko muna yung giniling niya bago ko pinalaman dito sa may sili. Nakaready na rin yung lumpia wrapper natin dito, pati yung keso pinaghihiwa ko na rin yan. Konti lang pala yung niluto kong giniling guys kasi palaman lang naman natin yan, sayang naman kung sa sobra. Tapos ganito rin yung nakita kong pagbabalot sa YouTube guys, kaya ganito na lang din yung ginaya ko. Kaya kayo kung gusto nyo rin matuto magluto o meron kayong balak na lutuin na hindi nyo alam, manood lang kayo sa YouTube at sigurado matututo kayo guys. Disclaimer nga lang pala guys, kung may mali man kayo nakikita sa ginagawa ko, pagpasensyaan nyo na kasi hindi ho ako professional na nagluluto talaga. Yung pagluluto ko naman puro pachamba-chamba lang yan guys kasi ako lang naman yung kakain or kami-kami lang naman yung kumakain. Bale ito, nakagawa nga tayo ng 7 pieces na dynamite tapos yung sumobra naman na palaman natin ginawa ko nalang lumpian Shanghai. Tapos syempre guys, sinalang ko na agad dahil excited na ako nyan at ayan, first batch, ito na yung itsura niya at ito naman yung second batch. First time ko nga ginawa to guys kaya tuwan-tuwa ako kasi mukha naman siyang masarap, makikita nyo naman. Kung tatanungin nyo naman kung ano ginagawa nila Mami Cherry yan, nanonood sila ng Korean horror movie ata tapos si Bochog naman nakatulog na rin. Tagay muna. Tignan natin ito guys. Hindi pwede hindi ko papakita sa inyo. May tangkay pa oh. Medyo mainit guys. Tara. Masarap siya guys. Kumakagat yung anghang. Pero mukhang masarap to, may sausawan. Kuha talaga. Meron tayo dito yung sweet chili.
Dali na to. Pasaw natin sa sweet chili. Tariwa guys. Nakita yung cheese guys. Yung pagka-cheesy niya sa loob. So dito. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit tayo next video. Diyan eh, mata na eh. Arigato gozaimasu. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye.